Hello, mga sir! Hi! Ang tagal kong hindi nakapag-vlog. Good morning sa inyo, magandang tanghali, magandang gabi sa lahat ng nanonood dyan sa iba't ibang parte ng mundo. In today's vlog, pag-uusapan natin yung mga bagay or mga maling ginagawa ng mga beginner riders. Kung bakit sila sumisemplang, no? Pag-uusapan natin yon. Let's go! Yes sir! Pag-usapan natin yan! Unang rason, mga sir, kung bakit sumisemplang yung mga beginners ay yung tinatawag natin na panic braking, no? Yung pagpiga nila sa brakes during na bigla sila, na alerto sila sa mga hindi inaasahang pangyayari sa kalsada. Either may tumawid, merong buhangin, ganito ganyan. Yung ugali ng mga beginners sa pagpiga ng brakes, okay? Meron kasi tayong tinatawag na grabbing the brakes. Pag sinabing grabbing the brakes, yung ganito, okay? Grabbing the brakes, yung ganito, okay? Lahat ng puwersa ng daliri mo ay ginagamit mo para pigain mo yung brakes mo. So, tuturuan nyo kayo kung paano pigain yung brakes, no? Ang ginagawa lang natin is yung tinatawag na modulated na braking. You are not grabbing your brakes, but you are just firmly, gentle lang. Hindi yung pagkagaling mo sa 0% na hindi ka nakabrake, 100 agad, no? 0-100. Pag sinabi natin modulated o yung gradual na pagpiga ng brake, ganito yan. So ang gagawin mo, 0, 20, 40, 60, 80 hanggang umabot ka sa 100%. Hindi yung 0 to 100, but 0, 20, 40, 50, ganoon. Ganoon tayo pumabrake para maiwasan natin yung pag-skid, pag-samplang, at yung pagtumba sa motor dahil sa maling pagpiga mo ng preno, mga sir. Pangalawang rason, no, kung bakit sumisemplang yung mga beginner ay yung hindi tamang pagsunod sa mga batas trapiko. Madalas talaga yung tawag natin dyan sa mga beginner rider na ganyan, ekamote. Yung walang tamang proper schooling, walang tamang edukasyon sa paghawak ng manibela at paggamit ng kalsada. Magkaiba yung marunong magmaneho sa marunong gumamit ng kalsada. Magkaiba yon, no? Madalas marami tayo mga beginner rider. Actually, it also happens kahit sa mga experienced rider na. Yung pag-counterflow, yung hindi pagsunod sa mga linya ng kalsada, pagtawid nyo gamit yung gutter, yan dyan kayo nagpapatakbo ng motor sa gutter, pag-traffic. Maraming causes, mga sir, ng pagsemplang talaga ay rider error. Hindi kasalanan ng kalsada, hindi kasalanan ng MMDA, hindi kasalanan ng presidente natin, mga sir. Yung hindi nyo pagsunod sa rules natin sa kalsada, yung mga linya, overspeeding, beating the red light, don't drive while under the influence of alcohol, yan talaga yung madalas na nakakapagpahamak sa mga rider natin. Almost 90% ng accident natin ay dahil sa self-accident. Yung tinatawag natin na sumemplang sila dahil wala namang bumangga sa kanila, yun ay dahil sa kagagawan rin ng sarili nila or walang nakabangga sa kanila. Sarili lang mismo nila yung nakapagpasemplang sa kanila, mga sir. So yun yung nagiging problema, ano? Yung hindi tamang pagsunod sa batas trapiko natin, sisemplang ka. Kung hindi, mamatay, no? Yun lang. Ouch. Pangat na natin pag-uusapan eh yung too much speed, no? Sobra yung speed mo para sa limitasyon mo. Maraming bagay na nakakapagpasemplang sa mga beginners dahil sa pagpapatakbo ng mabilis sa mga corners, sa mga national highways. Meron lang akong advice dyan para sa mga kapwa ko motorista na ano ba yung tamang speed sa corner? Ano ba yung tamang speed sa national highway? Marami kasi dyan yung natawag doon, yung parang napupul, nahihila ng mga kagrupo nila kapag nasa isang group ride.
Eh, yung tropa mo nakakapagpatakbo ng mabilis sa bangkingan, ikaw hindi. So, ang nangyayari, napapahabol ka. So, ang advice ko sa inyo is ride your ride. Kung paano ka magpatakbo, kung ano yung limitasyon mo, dun ka lang. Huwag mong try habulin sila. Dun ka lang sa komportable ka. Dun ka lang sa alam mo na may uuwi ka sa bahay, may uuwi ka sa pamilya mo. Dahil wala namang trophy at the end of your group ride. Wala namang magbibigay sa'yo ng cash prize pag naging first ka dun sa destination nyo. Katulad nitong to, wala ka man lang. Ako pa masama, boss. Ako pa masama. Hindi ka man lang nag-signal light. Naka-video ka pa sa akin. Hindi, pero naka-signal light ka ba? Ang tanong ko. Oh, yun. Hindi yung magsasalita ka pa ng pangit. Napakayabang mo naman. Bad trip. Nakakawala ng ano eh, nakakawala ng gana yung mga ganong klaseng na nagmamaneho. Ay, yung alam mo lang sila na yung mali. Tapos sila pa yung mayabang. Nakakawala ng chill. Shake it out. Anyway, asan na ba tayo kanina? So, ride within your limits. Alam nyo na, yun ang pinakamahalaga. Dahil lagi may nag-aantay sa inyo, nakapamilya nyo, mga anak nyo, jowa nyo, girlfriend nyo, pag-uwi nyo ng bahay. Yan lang mga sir. Ride your ride. Okay, pang-apat mga sir. Balikan natin yung nangyari kanina. Dapat pang lima to eh. Pero gagawin ko na siya pang-apat kasi relatable pa dun sa nangyari kanina dun sa biglang tumawid na L3 ba yun? Is tinatawag natin na stay cool. Chill lang. Huwag niyong hayaan na yung galit nyo yung magpapasemp lang sa inyo. Unang-una, hindi nyo alam kung yung inyong kinagalitan eh may baril, no? Maraming masasamang loob dun sa loob ng sasakyan, no? Ikaw na yung naagrabyado, ikaw pa yung aagrabyaduhin. So, stay cool. Saka meron pa akong isang laging sinasabi dyan na what happened in the past is not important. What's more important is what is in your front, kung ano yung nasa harapan mo. Yung advice ko na yan, hindi lang para sa pagmumotor yan, kundi para sa totoong buhay din, no? Sa mga nangyayari sa inyo sa buhay. Lahat ng nangyayari sa past, lahat ng nangyayari sa likod nyo, kalimutan nyo na yon. Mag-focus kayo sa harapan nyo. Mag-focus kayo sa present. Mag-focus kayo dun sa pwede mangyari sa future nyo. Ayun na mga sir, stay cool. Ang lagi kong ginagawa pag ganyan is just to breathe in and breathe out. Shake my hands. Ganyan. Minsan humihinto ako para magdasal. Pinagpapasa Diyos ko na lang yung mga ganon. Dahil wala naman pupuntahan na maganda kung magkamurahan kayo, magkagalitan kayo. Wala eh. At the end of the line, pupuntahan mo rin yung destination mo eh. Hindi naman kinukulong yung mga ganong klaseng driver eh. Kaya yung galit nyo, hayaan nyo na lang yun. Lilipas din yun, ipagpasa Diyos ko na lang. Ayan mga sir. Last but not the least mga sir, panglimang advice ko sa inyo, iwasan nyo yung mga tinatawag nating mga debris, mga bato, mga buhangin sa kalsada. Hindi kasi natin alam kung ano yung mga pwede nyong madaanan. So pag yung isang kalsada i-unfamiliar kayo, just ride nang slowly. Kung nakakapagpatakbo kayo ng mabilis dati, 180 ganon, pag yung isang lugar ay unfamiliar sa inyo, huwag kayong magpatakbo ng masyadong mabilis. Additional din doon, look always ahead, no? Huwag kayong nakatingin lang sa harapan. Ayan, pagdating nyo, oh puta, may lubak! Huwag ganon. Lagi kayo kapag nagda-drive, scanning kayo sa harapan pabalik. Scanning. Ini-scan nyo yung kalsada na ang tingin nyo palagi is mas malayo kaysa dyan sa gulong nyo sa harapan. Huwag lang kayong tumingin dito sa nangyayari sa harapan. Tingin kayo sa malayo para makita nyo yung pwedeng mga debris na madadaanan nyo sa kalsada mga sir. Ano nga ba yung debris? Pag sinabi nating debris, kalat. Mga kalat sa kalsada.
Park lang tayo saglit mga sir para i-close natin yung vlog natin. So that's it mga sir. Kita-kits ulit tayo next vlog. Sana may natutunan kayo today. Always remember to just keep your cool on the road. Focus on the kalsada. Huwag kayong kung ano-ano iniisip sa kalsada mga sir. Tapos at the same time, keep your bikes on the tip-top condition. Kita-kits ulit tayo next vlog. Yes sir. Bye-bye. Pares muna ako. Kuya saan Pares? Kalahati lang yung rice pwede. Kuya, meron kang balat? Isaw na lang kuya, padagdag ako isaw. Rapsa. Thank you.